Isang magandang umaga po sa inyo. Welcome back to Daily Walking with Jesus to Eternity. Ating pong basahin ang salita ng Diyos sa atin sa umagang ito. Isang versikulo lamang po ito, pero makabahagi pa rin po ito doon sa chapter 15. Ito po ay nakasulat sa verse 7, John 15:7. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob ko. Ito ang mga salita ng Diyos, ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito. Ang tema po natin sa oras na ito ay walang kasagutan sa iyong panalangin. Nagwa-wonder po ba kayo na minsan ang dami mo nang ipinag-pray, ang dami mo nang sinabi sa Lord, para bang ang iyong panalangin ay hindi nakakarating sa langit, o para bang hindi sinasagot ang iyong mga panalangin, o minsan sasabihin ng iba, ang ilap naman ng blessing sa akin, kahit Kristiyano na siya, na sasabi niya yon. Meron bang incident na ganito rin ang nangyayari sa inyo? Siguro po, pinakamagandang bagay na masasabi natin, o yung minsan naririnig natin sa mga kapatiran o sa iba, wow, answered prayer. Nakakatuwa naman, sinagot ng Panginoon ang aking mga panalangin. Natutuwa tayo makarinig ng mga ganong bagay. Pero, hindi man tayo nagsasalita, mayroong mga sitwasyon na bakit hindi sinasagot ang ating mga panalangin. Opo, maraming dahilan po ang mga bagay na yan. At hindi ko po siguro mababanggit sa inyo yung iba pang dahilan, kasi maaring nabanggit na natin yan sa ibang mga pagkakataon. Pero meron tayong dahilan na makikita dito sa mga talatang ating nabasa. At siguro hindi dahilan, kundi ano ba yung dapat nating gawin para tugunin ng Diyos ang ating mga panalangin. Ang Panginoong Hesus po ang nagsabi nito. At hindi na yung kadahilanan ba't hindi sinasagot. Siguro, kung alam natin ang mga dalawang bagay na ito na sinasabi ng Panginoon, yung hantay nito, yung kabila nito, yun yung mga hindi natin ginagawa, kaya hindi sinasagot ang ating panalangin. Balikan po natin yung talata na ating binasa. Una po, kung nananatili kayo sa akin, yun po ang unang bagay na dapat nating gawin. Kung nananatili kayo sa akin, ibig sabihin conditional. If you abide in me, ayun, conditional po. Anong kondisyon? Manatili sa Panginoon. Yan. Paano ba yung manatili sa Diyos? Kahapon pa natin o nung isang araw pa natin pinag-uusapan yung manatili. Yung sanga, kailangan manatiling nakakabit sa puno. Paano ba yung manatili sa Panginoon? Ito po ay pwede siguro nating pag-usapan yung relasyon mo kay Lord. Kamusta yung relasyon mo kay Lord? Naandong ka pa ba sa presensya niya? Palagi ka bang nasa gitna ng presensya ng Panginoon? Ang iyong buhay, ang iyong kaisipan, ang iyong kalooban ay ayon palagi sa presensya ng Diyos, ayon palagi sa kalooban ng Panginoon. Ito po yung ibig sabihin ng manatili. O ang ibang relasyon sa Diyos ngayon ay may kasiglahan, o ito ay nananamlay, o hindi nakapagpapatuloy. On and off ang iyong relationship with the Lord. Maaring may kasigasigang ka nung isang buwan, ngayon ay hindi na naman. Ganun-ganun ang iyong buhay sa pananampalataya sa Panginoon. Ang pananatili po ay continuous, steady. Andun ka lang, hindi ka umaalis, hindi ka naghahanap ng iba. Naandun ka lang. Yun po ang ibig sabihin ng pananatili. Tapos sabi pa, paano ba natin tatanungin pa na kung ako ba ay nananatili sa Panginoon? How about your communication with God? Are you still in connected? Sabi nga nung isang message yung Sunday, naandun ka pa ba? May signal ka pa ba? Are you in, may connection ka ba? Is your connection with God okay? Yun po yung pananatili. At sabi po dito, ang iyo po bang pagsambang buhay
meron ka bang buhay na pagsamba pa rin sa Panginoon at patuloy na pagtitiwala sa Kanya. Sabi, kung ikaw ay nananatili sa akin, yung kung, ito ba ay naandun pa sa iyong buhay? Yung mga binanggit ko. Sabi po, si Jesus dapat ang focus ng ating priority. Si ang focus dapat ng ating buhay ay ang Panginoong Jesus. Siya dapat ang priority natin. Hindi po masama ang ibang bagay, pero dapat po naandun pa rin ang presensya ng Panginoong Jesus sa ating buhay. Ito po ang ibig sabihin ng pananatili kay Kristo. Ikaw ba ay may active na presence ni Lord sa iyong buhay? Tanungin mo. Yun ang una. Kung ikaw ay mananatili. Kung ikaw ay nananatili kay Kristo. Pangalawa po. At nananatili sa iyo ang mga salita ko. If you abide in me, abide, nananatili sa presensya ng Diyos. At nananatili sa iyo ang salita ko, and my words abide in you. Paano po naman yung abide in you, ang salita ng Diyos? Nananatili ba sa atin ang salita ng Diyos? Masasabi nating nananatili sa atin o nananatili tayo sa salita ng Diyos kung ang salita ng Diyos ay ating ipinamumuhay. Hindi lamang po ito basta memorizing, hindi lamang ito basta reading the Bible, hindi basta ito nakikinig tayo sa YouTube, kundi ang ibig sabihin dito ng Panginoon, isinasagawa mo ba ito? Pinapamuhay mo ba ang salita niya sa iyong buhay? Ang salita ng Diyos ba ay ating pinagbubulay-bulayan at ito ay ina-apply sa ating buhay? Ang salita ba ng Diyos ay ating kagalakan at tanglaw ng ating buhay? Sabi po sa Awit 119 verse 3, ang lahat mong utos ay malugod kong susundin, dahilan sa pangunawang ibinibigay mo sa akin. Awit 119 verse 32 po pala, verse 32. Ang lahat mong utos ay malugod kong susundin, dahilan sa pangunawang ibibigay mo sa akin. Ito ay hindi lang basta natin naririnig, kundi ang ibig sabihin ng pananatili ng salita ng Diyos sa ating buhay ay isinasagawa natin ang salita ng Diyos. Ipinamumuhay natin, inuobey natin kung ano ang salita niya. At itong dalawang kondisyon na to na sinasabi ng Panginoon, kung ikaw ay nananatili sa akin, ang salita ko ay iyong sinusunod at ipinamumuhay. Anong sabi po ng Panginoon? Hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob ko ito sa inyo. Ito yung dalawang bagay na dapat nating gawin. Para bang minsan sasabihin ng iba, hindi, magbabasa ako ng Biblia para sasagutin ni Lord ang prayers ko. Alam niyo po ba, kung titingnan lang natin ang dalawang to, bagay na ito, ito po ay hindi na kailangang yung bang gagawin mo lang dahil merong kang pinagpe-pray. Kundi ito na po kasi ang buhay Kristiyano. Ito po yung buhay pananampalataya mo. Ang problema nga lang po sa atin, kung may kailangan lang tayo, dun lang tayo nagsisigasig ng pakipag-usap sa Panginoon. Kung tayo may problema, dun lang tayo pumubuklat ng Biblia. Hindi na po ganun ang nais ng Panginoon na mangyari sa ating buhay. Kundi ito ay naturally na ginagawa mo na. Nakikipagniig sa Panginoon, naandun ka sa presensya ng Diyos, siya ang nananatili sa iyong buhay, siya ang pinaghahari mo, at gayon din naman, meron tayong pagsunod sa kanyang mga salita. Ipinamumuhay natin ang kanyang mga salita. At kung ganito talaga ang nakikita sa atin ng Panginoon, tunay nga po, 100% sasabihin ko po sa inyo, tutugunin ng Diyos ang ating mga panalangin. Sapagkat ito'y pinangako niya, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob ko ito sa inyo. Meron nyo, ask whatever you will and it will be given to you. Yung kung ano yung ating maibigan. Kaya nga po, sasabihin natin, hihingi ba tayo ng mga bagay na para bang masubukan nga ito, makahingi nga ng isang bagay, Panginoon,
patamain mo po ako sa loto. O Panginoon, nawa nga po ay manalo ako o kaya magkaroon ako ng ganitong bagay. Sa palagay niyo ba ay ibibigay yan ng Panginoon sa inyo? Kasi po kung alam mo ang kalooban ng Diyos, hindi ka hihiling ng bagay na alam mong hindi naaayon sa kalooban ng Panginoon. Sapagkat ang Diyos ang nakakabasa ng puso at isipan, alam ng Diyos kung ano ang motibo mo. Kasi nga, kung nananatili tayo sa Panginoon, alam natin kung ano yung gusto ni Lord. Alam din natin kung ano yung ayon sa salita ng Diyos. Kaya hindi tayo humihingi ng mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Kapatid, kamusta? Are you abiding in the Lord Jesus Christ? Is His Word abiding in you? Yung bang mga salita ng Diyos ay nananahan sa iyo? Kung ito ay isinasagawa mo sa iyong buhay, huwag kang mag-alala sapagkat sasagutin talaga ng Diyos ang iyong mga panalangin. Tayo po ay lumapit sa Panginoon. Aming Diyos at aming Ama, salamat. Salamat muli, Panginoon, sa paalalang ito. Salamat sa mga pangakong may katugunan ng aming panalangin. Ngunit meron kaming mga bagay na dapat ipamuhay at isagawa. Ang manatili sa iyo at ang salita mo ay aming sundin. Salamat, Panginoon. Tulungan mo nga po kami, Panginoon, na maisagawa ito. Hindi lang namin gagawin ang manatili sa iyo at ang salita mo ay pagbulay-bulayan at pag-aralin at sundin dahil lang ba sa kaming may panalangin hinihiling? Hindi. Sapagkat alam namin, Panginoon, ito ang buhay pananampalataya, buhay na pagsunod sa iyo, ang manatili sa iyo at sundin ang iyong mga salita. Alam ko po, Lord, na ang mga panalangin namin, kung ito ay ayon sa iyong kalooban, ito ay palagi mong susundin. Pagpalain mo ang bawat isa, Ama, at ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.